At itong nako, ayan na. Mukhang may mangyayari sa Showtime. Hindi palalampasin talaga ng movie review TV no? Movie TV Review Classification Board MTRCB ang kalaswaan o masagwa na ginawa ni Vice Ganda. Okay, walang personalan pero ho, talaga naman eh. Ngayon kung nasisihan kayo doon, eh, bahala kayo pero hindi ho pwede. Hindi pwede kang ting Pilipino lang nasisihan pero majority ng mga Pilipino nasasagwaan tapos kukonsintihin. Merong obligasyon ang MTRCB kasi ang MTRCB ay gobyerno. Sila yung pwedeng magdisiplina, magpatigil, magpakansila ng mga show na hindi magandang mapanood ng kabataan. Ayun yung ginawa ko. Boyfriend pala niya yun. Hindi ko kasi kilala yan eh. Bakit naman dyan pa kayo gumagawa ng ganyan? Yung mga ganyang galaw-galaw eh sa private room o kung saan nyo dapat ginagawa, bahala kayo sa buhay nyo. Huwag nyo sa national television. Kasama pa nyo yung mga bata. May mga batang nakatingin sa inyo doon sa loob ng studio. Ginagawa nyo yung malaswang mga ganyan. Diba? So, MTRCB, kailangan sampulan nyo ito. Sobra na, tama na ang ginagawa nitong si Vice Ganda. Hindi ho maganda talaga ang kanyang pinapakita sa national television. After rating, survey, gusto nyo mag-viral kayo sa kalaswaan? Mag-viral kayo sa hindi magandang asal? Aba, hindi papayagan ng gobyerno yan. Okay? So, sana bilis-bilisan. Dapat yan. Ano bang kailangan dyan? Suspension. Kasi yung penalty, madali yung mag-penalty dyan. Mayayaman yung mga yan. Madali lang ang pera dyan. Suspension. 1 taon. Siguro. Or tanggalin na lang. Kung hindi magbabago. Diba? Eh, sabi ko nga sa inyo kahapon sa isang video ko eh. Ang GMA, magandang image niyan. Diba? Pero napunta dyan yung programang Showtime. Ayan, nadadama yan GMA 7. Kaya GMA 7, gumawa rin kayo ng action. Huwag niyong iasa lahat sa MTRCB. Ang management ng isang television, meron ding accountability, responsibility and accountability sa kanilang mga talent at sa audience, importante audience. Reminders lang, hindi ko naman kayo tinuturuan. Okay? Diba? Yung Itbulaga, simple lang ang dating eh. Itbulaga ni Tito Vic and Joey, talagang Itbulaga para sa akin. Hindi naman sila ganun. Simple, pitik-pitik lang, pero walang brutal, walang ano. Suwabe ang dating nila, kaya sila tinatangkilik ng 44 years na. Diba? Eh kayo, eh, para lang mapag-usapan, mag-viral kayo, eh, hindi naman magandang ginagawa. Sa imahe ng mga tao, nakakasira kayo, lalo sa kabataan. Tama na, sobra na. Aksyon na, bilisan nyo. Taga MTRCB, chairman, at mga board of director. Ito, pag sinabi natin kalusugan, kailangan malusog din ang ating napapakinggan at napapanood sa television. Okay? Kahit sa radio o kahit sa social media. Ganito, huwag namang magtatampo ang mga taga MTRCB movie television review classification board kasi sila po yung ahensya ng gobyerno na merong jurisdiksyon at obligasyon bantayan ang television show at anumang palabas sa television para sa kapakanan ng taong bayan, ng viewers at ng kabataan lalo tigit. Okay. Dahil nga po sa tumitindi ang labanan sa non-time show o kahit na anong oras sa telebisyon ng iba't ibang mga palabas, live man ito or recorded show, ay dapat yan namomonitor ng MTRCB. Ang tanong, nagagawa ba nila? Kasi ang nangyayari kahit na nung nakaraang mga administrasyon, nakaraang mga panahon, lagi na lang after eh. Pag may nangyari na, sakalang sila nalalaman nila na baka may violation, kailangan mag-imbestiga. Hindi ba dapat mabantayan yan? Okay? Tutukan nyo at sa oras na merong sa tingin nyo yung mali, pwede nyo silang tawagan at paalalahanan yung producer o yung artista o iho, ate, kuya, ma'am, sir. Parang hindi ho maganda sa television yung inyong ginawa. Di noon pa lang makukontrol na hindi nahahaba at hindi matatagalan. Ngayon, ang nangyari, nagpalabas pa ng statement yung MTRCB
Dahil daw sa maraming reklamo, marami raw nagtanong, marami nagsumbong, kaya sila umaksyon na ipinatawag at kakausapin ang producer ng Showtime. Dahil dun sa malaswa na ginawa nung mag-boyfriend na si Vice Ganda. Isipin mo yan, naging kasangkapan pa yung reklamo ng mga tao. E samantalang alam ba ninyo sa kapangyarihan ng batas at kapangyarihan ng MTRCB, kahit walang complainant, pag nakita nila ng kanilang board at ng kanilang mga empleyado na merong something na hindi maganda sa mata at pandinig ng kabataang viewer sa television, dapat inaaksyon na nila. Bakit kailangan pa ang complainant? Bakit kailangan pa ang reklamo? Eh meron naman ho kayong authority to investigate, to stop, to discipline sa mga taga-showbiz personality. Yan po yan. Paalala lang. Kasi kung lagi na lang, alam nyo yung pagbabago sa bansa, pagbabago nating lahat, nakapaloob dyan ang malawak na kaalaman, implementation ng mga batas. Ipatupad nyo ang batas, MTRCB, baka maiiwasan na itong paulit-ulit na violation. Ang tanong, ilang beses na ba na merong violation na ginawa ang Showtime at itong si Vice Ganda? Hindi ko rin alam eh, parang ilang beses na yata eh. Kaya pero hindi ko alam kung ilan. So, yung bang mga nakaraan na hindi pa sapat para yan ay disiplinahin talaga ng naaayon sa ating mga batas? Kailangan ba every year, every 2 years o may mangyari uli at parating investigasyon? Nagtatanong lang po tayo kasi kawawa naman po ang bayan natin kung lagi na lang tayong ganito. Mabagal masyado ang galawan. Kaya kayong mga taga MTRCB, chairman at mga board of director, aba bilis-bilisan niyo ang galaw. May kasabihan sa Batangas, Southern Tagalog, aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Aanin pa ang investigasyon kung paulit-ulit ang violation. Kung paulit-ulit ang malalaswa na hindi naman dapat nakikita at ipinakikita. Dahil lang sa gusto nilang sila'y pag-usapan, gusto nilang sila'y mag-viral, gusto nilang maraming views, gusto lang kumita, kahit malaswa, okay lang. Wow! Huwag ganon. Huwag ganon. Di ba? Tatawa ka na lang eh. Bilis-bilisan nyo. Ulitin ko yung sinabi ko, napakatindi po ng labanan sa showbiz ngayon. Live show o recorded show sa television, matindi ang labanan. Kaya dapat malupit din, matindi rin ang implementasyon ng batas through MTRCB. Ayan. Okay.